Ikinagulat ng mga nagsisimba sa Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan, ang kuha ng CCTV camera sa harap ng altar ng simbahan. Nakita sa footage ang tila imahe ni Hesukristo. Ano kaya ang paliwanag dito ng mga eksperto? Makibalita tayo kay Von Aquino. Bagong kabit lang ang mga CCTV camera sa Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Pero agad na nakakuha na ito ng kakaibang pangyayari. Nito lamang March 3, bandang alas 9 ng gabi, makikita ang figurang ito na nabuo sa harap mismo ng altar. Tila isang imahe ni Kristo. At kung izo-zoom pa ang video, makikita ang kamay, paa at mukha nito. Ang mga tao na nasa paligid tila hindi batid ang nabuong figura. Nang pinatay na ang lahat ng ilaw bandang alas 11 ng gabi, hindi pa rin nawala ang figura. Nanatili ito hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Para sa mga tagapangasiwa ng simbahan, isa itong pahiwatig ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao at paalala na magbalik loob sa Kanya. Una ay nagulat din ako at naisip ko na tama, kami ay naghahanda sa physical na paraan, pero naisip ko doon na mas malalim na paghanda pala ang kailangan kong gawin. At yon ay ang larawan ng pagbabalik loob. Pinasuri ng GMA News ang video sa isang eksperto at nagulat rin siya sa kanyang nakita. Ang possibility na unang ko nakita, pwedeng siguro merong light sources from different light sources. Tapos syempre may tinamaan na shapes, like kunyari tumama sa silya, tumama dun sa isip kung saan-saan man tumama. Tapos nagland sila dyan, so nabuo sila, nagmuka silang yan, yung image nga ng, ano, ng, ni Jesus Christ. Yun. Tinanong rin namin kung posible kaya na ang stained glass sa likod ng krus ang may gawa ng imahe. Sa lakas ng glow nito, parang imposible eh. Dahil kung magagaling sa labas, eh, sabi mo nga wala masyadong street lights, ano? Kung galing sa labas, tatama dun sa stained glass, unang-una yung pagtama pa lang yung stained glass yun, so magwi-weaken yung, ano, yung quality ng light, hihina siya. Eh pagtagus dun, di ba may cross pa? So tatama pa siya dun sa cross, wala na, dun pa lang, wala na eh, taba. Tapos na yung light eh. Tapos tatama pa siya dun sa kurtina na purple pa yata yung kulay, madilim na madilim. So wala nang chance na maging ganito kalinaw yung ano, ganyan kalinaw yung pagkakaglow niya. Ano man daw ang paliwanag ng siyensya, malinaw para sa mga deboto at mga tauhan sa simbahan na ito ay mensahe ng Panginoon na magnilay-nilay ngayong panahon ng Kwaresma. Siguro ang napaganda message ng Divine Mercy sa akin at siguro para sa ating lahat ay ang banal na awa ng Diyos. Laging naroon ang awa ng Diyos. Takpan man natin ang mga images na ito, ang mga larawan, laging magpapaalala sa atin, naroon ang Diyos, naroon siya, laging nagmamahal, laging handang magpatawad sa ating lahat. Von Aquino, GMA News.